Napakadami pong hamon na haharapin ng ating presidente at vice-presidente, kasama na po ang ating kalihim ng DILG, si Chairman Abalos. Ayan lang po ang aking panawagan. Isang pasasalamat sa lahat ng mga volunteers sa, na naging dahilan, na nagwagi po si Api Bongbong at si Inday Sara. At isang panawagan po, hindi tayo dapat mag-disband. Tama po na marami sa inyo ay magnanais na magkaroon ng pwesto sa gobyerno dahil kayo naman po ang nagpanalo. Pero hindi po tayo lahat kakasa sa gobyerno. Ang importante po, walang bibitiw dahil 14 million din po ang bumoto doon sa kabila. At yung 14 million na yan, atat na manggulo na sa lalong mabilis na panahon. So kailangan kontrahin po ng mga volunteers yung mga volunteers na mga manggugulo. With that note, maraming salamat po and patuloy po ang ating samahan. Po ang tunay na nagpanalo kay BBM Sara at sa Uniteam ay hindi politiko, na talagang yan naman po ay baliktarin. Pero yung mga volunteers gaya ninyo na naghihirap dahil kayo po naniniwala na tama na magkaroon ng pagkakaisa dito sa Pilipinas. Dapat po talaga tayo magdiwang dahil tayo ay nagwagi. Pero ito po ay panandalian lamang. Napakadami pong hamon na haharapin ng ating presidente at vice-presidente, kasama na po ang ating kalihim ng DILG, si Chairman Abalos. Unang-una, nandyan pa po ang pandemya. Ewan ko po kung nakikita nyo, lahat na ating karatig bansa, sumipa na po ang numero ng COVID. I do not want to be a pessimist, pero kung sumipa po yan sa lahat ng ating mga kapitbahay, maybe it's a matter of time, sisipa na naman po ang pandemya, ang COVID-19 dito sa ating bayan. Pangalawa, patuloy po ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa digmaan sa Europa. Nakakatakot po yung mga graph na pinadala sa akin ni Secretary Sunny Dominguez na yung mga pangunahing bilihin, ang taas ng presyo, ganyan. Diretso pataas. We're looking at hyperinflation at sa kauna-unahang pagkakataon, itinaas po ng Central Bank ang ating interest rates na magiging dahilan para tumaas ang interest rates sa buong bayan. Yan po ang mga problemang haharapin ng ating Uniteam. At importante po na pag hinarap natin itong mga paghamon nito, naroon na naman ang mga volunteers dahil when the going gets rough, alam po natin maraming politiko, babaliktad na naman yan. So yan lang po ang aking panawagan. Isang pasasalamat sa lahat ng mga volunteers sa, na naging dahilan, na nagwagi po si Api Bongbong at si Inday Sara. At isang panawagan po, hindi tayo dapat mag-disband. Tama po na marami sa inyo ay magnanais na magkaroon ng pwesto sa gobyerno dahil kayo naman po ang nagpanalo. Pero hindi po tayo lahat kakasa sa gobyerno. Ang importante po, walang bibitiw dahil 14 million din po ang bumoto doon sa kabila. At yung 14 million na yan, atat na manggulo na sa lalong mabilis na panahon. So kailangan kontrahin po ng mga volunteers yung mga volunteers na mga manggugulo. With that note, maraming salamat po and patuloy po ang ating samahan. Okay, pasidabo pa lang pangalaman po para kay Secretary Harry Roque. Maraming salamat po. Maraming salamat. So yan, ngayon susunod, would like to acknowledge po sa ating pong Chief of Staff from Rodante Marcoleta, we have Mr. Johnny Torrejos. Palakpakan naman po natin. And of course, General Borja. Yan, General Borja, hello po. And of course, General Ifor Magban. Si General Ifor Magbalwa. Ayun, salamat po sa inyong pagdalo. Ayan, maraming salamat po. Okay, so yan. Pangalawang
pagtayo ko po sa entabladong ito, nung una tayong nagkaroon ng asimbliya, na tinasa natin, pagsuporta natin, kay BBM. I'm proud to be called Bobo na tumalo sa mga super matalino. Are you proud to be called Bobo na tumatalo sa mga super matalino? Yes, we're proud! Ayun, ang sabi nila, sa anumang labanan, ang nagwawagi yung mas magaling. Ngayon, kung tinatalo ng Bobo yung mga matalino, ano ang magiging tawag sa mga matalino? Tinatawag nila, hindi ba Bobo sa kabobo bubuhan? Pero huwag tayo doon mga kasama. Sinabi natin dito noon, kami po ay itinalaga. Ngayon, now it can be told siguro sa magiging kalihim ng Department of Interior and Local Government. Sa mga taga Maynila ang naririto, ang nasa likod ng pagtulong sa bangon-bangong Manileño ay narito sa ating harapan si Secretary Benhur Abalos. Tumitin dahil sa kanya, sa pagtitiwala niya sa atin doon sa tinawag na Mission Impossible. Kasi po ang tawag nila doon sa operation sa Manila, Mission Impossible. Dahil ang misyon, talunin ni Cisco sa sarili niyang teritoryo. At nagawa ng mga Manileño na talunin ni Cisco sa sarili niyang teritoryo. Narito yung mga nagawad ng mga barangay sa Barangay 39 kung saan ipinanganak, lumaki at kinilala si Cisco yung Barangay 39. Natalo natin si Cisco mismo sa barangay kung saan siya ipinanganak. Yeah! Palakpakan natin si Igawad Malu. Kasi kalaban natin yung mga chairman. Pero ang daming kagawad. May secretary pa, treasurer. Kanila na yung mga chairman kasi yun yung binayaran ni Cisco. So ngayon, kinukwento lang natin doon dahil sabi niya yung kasamang buong anyo, ikwento natin. Pero mas may higit po na nais kami ipahiwatig sa kapulungan ito. Hindi nagtatapos pa ang ating pakikipaglaban. Sa totoo lang po, nagsisimula pa lang tayo ng ating pakikibaka. Nung ako po ay unang tumayo sa entabladong ito, sinabi natin, yung hindi nila nauunawaan kung bakit sinusuportahan natin si BBM. Hindi nauunawaan sa loob ng halos apat na dekada na ang ipinaglalaban kasama natin si Lisbeth. Bata-bata pa siya noon, 1986. Mula ng kidnapping si Pangulong Marcos sa Malacanang, yung ilan siguro dito, makaka-relate kayo. Hindi tumigil ang sambayan ng Pilipino na ipaglaban si Marcos. Ngayon ay uulitin natin. Bakit? Mahigit na 30 taon. Bakit? Sapagkat malinaw sa sambayan ng Pilipinong tinatawag na Marcos Loyalist na ginagabayan ng ideolohiyang Pilipino, malinaw ang kanilang paninindigan na ang pakikipaglaban kay Marcos ay pakikipaglaban para sa ating tangal, para sa ating puri bilang mga Pilipino. Ito ang itinataas ni BBM, ang lahing Pilipino. Mangyayari lamang ang pagkakaisa sa ating mga kasama, mga kababayan, kung malinaw sa atin ang mga pananaw na ito. At ito yung sinasabi marahil ni Bishop Nilo Taya, ang katapatan at tapatan. Hindi natatapos ang laban sa pagwawagi ni BBM. Sa totoo lang, mga kasama, nagsisimula pa lang tayo ng laban. Nagsisimula pa lang tayong iwawagayway natin sa buong mundo ang ating tangal at pagkatao
suporta sa gobyerno ni Marcos at Sara. Nagsisimula pa lang tayo. Kaya nga, ang sabi ko noon kay Secretary Benur Abalos, sa Maynila, mananatili kaming naninindigan kung saan ang sitong power ay nasa Maynila. Papaligiran ng mga Manileño at bibigyan proteksyon si BBM doon sa Malacanang, sapagkat malinaw sa sambayan ng Pilipino na ang pagkipaglaban natin kay BBM ay pagkipaglaban natin sa ating pagkatao bilang mga Pilipino. Sana malinaw ito sa ating lahat. Kaya hindi natatapos sa magbuwagi. Hindi sa pagbuwagi ni BBM. Ngayon, ang aking atas po dito, ako, ligwanting salita sa inyo, ay ang ibigay ng susunod na magsasalita ang itinuturing na tunay na lingkod bayan, nagsilbi ng matagal bilang punong bayan ng lungsod ng Mandaluyong, naging congressman, naging konsehal, at naging national campaign manager ni BBM. At ngayon, dahil sa pagtitiwala ng ating bagong Pangulo, siya ang inuluklok na kalihim ng Department of Interior and Local Government. Ang ating kasama, ang ating kaibigan sa pagtataguyod ng dangal ng mga Pilipino, ang ating susunod na kalihim, Department of Interior and Local Government, Sir Benhur Abalos Jr.